let's go. So our topic for today is increasing your batting average through expert closing. Sino yung gusto dito na may invite siya? Last time na yung invite niya. Tapos, ang malapit dyan, after 1 hour, on the spot, pay in. Diba yung isa nun? Oh, diba? Siyempre lahat tayo mix. Ganun. Sabi nga, diba, you don't have a business if you don't know how to close the deal. Yes. Meron ba yung after mag-present? Oh, it's just for you, ganyan-ganyan. Oh, tapos na. Oh, so kailan ka mag-join? Ganun na. Oh, pag-isipan ko. Oh, sige, pag-isipan mo. Oh, ganyan na, diba? Pero, kung gusto natin ng on-the-spot pay-ins, mas malupit ba yun? Yes! Yan, sabi nga, no matter how brilliant, breathtaking, or life-changing your services, pag di ka marunong mag-close ng deal, bali wala. Yeah. Agree. Sabi nga, master closing techniques. Bakit closing techniques? Pwede namang presentation techniques. Pwede namang opening techniques, di ba? Ay, okay naman pa, sarado ng pinto. Kasi ano to eh, private training. Baka makakuha yung ibang company. Ayan. So again, master closing techniques. Bakit hindi master presenting techniques? Bakit hindi master opening techniques? Kasi ganito yan. Lahat ba na naroon ng sine? Yes! Napanood na kayo ng movie? Yes! Sige, tanong ko sa inyo. Yung napanood nyo ng movie, na sobrang ganda ng umpisa. Kasi sobrang ganda ng umpisa talaga. Yung power talaga. Pagdating sa gitna, sakto, medyo maganda. Tapos pagdating sa huli, ang pangit. Maganda ba yung movie o pangit? Pangit! Pangit, di ba? Pero paano kung ganito? Sa simple, ang boring, ang pangit. Pagdating sa gitna, ayos na, okay naman pala to. Pagdating sa huli, sobrang sahog ng ending kasi hindi mo makakalimutan. Maganda ba yung movie? Yes! So ganito po sa presentation natin. Kung sobrang lupit ng closing mo, kaya mo siyang i-close on the spot. Kahit minsan na mabaro pa sa presentation mo, hindi ka pa sure sa mga sinasabi mo, pero kung sobrang lupit ng closing mo galing sa puso, kaya-kaya mo on the spot pay. Gusto niyo ba yun? Yes! Okay! Ayan. Before tayo mag-start sa buong process na to, presentation, prospecting, make sure na mindset nyo is always be closing. Kasi meron po dito na nagpe-present, present siya na present, tapos sabi, uy, okay itong barley ha. Sige, kuha ko ng 50 boxes. Sabi mo, ay, wait lang po, di pa po ako tapos. May mga ganun eh, di ba? Pero make sure, kapag na-close yun na yung client nyo, i-close yun na agad, right there and then. Yes. Kasi kung nagtuloy-tuloy ka pa, tapos nagulat siya, ah, may ganito pala. Ayoko na. Sige, 10 boxes na lang po, di ba? Kaya-ari ka pa. Diba? So make sure always be closing. Again, always be closing! Yeah. Okay. So una, bago kayo maka-close ng mga tao, make sure na you master their and your objections. Okay, so iba yung training natin sa handling objections, pero now, master your objections. Kung tayo-tayo mismo, i-master niyo yung objection sa sarili nyo. Naku, hiyaman pa talaga ako dito sa IM. Naku. Hey. Di ba? Itong invite ko, mapapapain ko ba talaga ito? Di ba? Yung mga ganun. O, paano? Ito. Ay, ito si Juan at Pedro. Ayan, si Juan at Pedro. Yung kwento ni Juan at Pedro, ganito siya. Nakameet sila ng ermitanyo. Si ermitanyo. Kakarap si ermitanyo. Di ba? Patanda yun. Ermitanyo. Balbasarado. Tapos, mababuhok. Di ba? Tapos sabi ni Ermitanyo, Juan Pedro, medyo matanda na ako, giregalo ko sa inyo. Sabi ni Juan Pedro, uy, ito yan, Ermitanyo. Sabi na, Ermitanyo, eto, pili kayo ng mga buto. Yung isang buto, di ka ako matagal. Matagal, sobrang tagal tumubo. Pero, yung isang buto dito, ang bilis. Mga linggo lang, pwede na. Sabi ni Juan, oh, siyempre, sa akin yung mabilis. Kung hindi mo bilis, tapos si Pedro, eh, mabagal daw sa kanya. So, mangyari. So, uwi sila. So, may tinanin nila sa tinigan nila. After one week, si Juan, meron na, tumayo na. Yes! Tapos siya, tatawa niya si Pedro. Yan kasi, ang bagay mo kasi umili. Buti nga sa'yo. Pero si Pedro, hindi siya naging imitinig. Ano lang siya, dilig na siya ng dilig.
Date na siya ng date. Okay? So, date siya, date siya. Tapos, after 1 year, bumalik sila sa ermitaan. Tapos, ang lukot ni Juan. Si Juan yung may, yung mabilis, ha? Ang lukot na, sabi niya. Sabi niya, ah, ermitaan mo, tapos naman, gano'n. 2 weeks yung, 2 weeks nang nagtagal yung ano ko, yung tinanim ko. Tapos sabi ni, ba't yung kay Pedro, ang tagal nga, sobrang tagal, nainip siya. Pero ba't ang taas? Ang taas. Ngayon sabi ni Pedro, naku, hindi ako nainip. Di ba? At hindi rin lang ako tumambay. Sabi ko, kahit, sabi ni Pedro, kahit hindi ko nakikita yung resulta, dilig pa rin ako ng dilig. Naghintay ako patiently. Hindi ako nahiga, hindi ako naupo. Dilig ako ng dilig araw-araw. Araw-araw, buong isang taon, hanggang nakita ko na may resulta. O, di ba? Ano yung punong yun? Mangga. Sa ano yung kiwal? Mongo. Okay. Ibig sabihin po nun, pwede naman po na magtrabaho tayo araw-araw at magkakaroon tayo ng munggo. Araw-araw munggo, trabaho araw-araw munggo. Pero itong ginagawa natin, pangmangga to. Yes. Yeah. Darating yung panahon, di mo na kailangan magdilig. Yes. Pupunta lang lahat ng blessing sa'yo. Yes. Isipin mo, darating yung araw. Siguro, 5 years, 3 years from now, kapag gusto mo ng kotse, bibili mo na lang right there and then. Para sa mga kaya. Kung gusto mo mag-travel with your family, kayang-kaya mong gawin mo. Hindi mo na kailangan magpaalam sa boss mo. Pwede ka mag-book, bukas ang alis kayo. Hindi mo na kailangan maghintay ng promo. Di ba? Yes. O, di ba? So, yun po yung business natin. Mangga siya. Di ba? So, kung makilingman kayo ng maraming negative, hayaan nyo lang. Kasi hindi na naiintindihan. So, master your objection sa sarili ko. Ayan, sabi nga, di ba, ano kaya nang hirap? Hindi yata para sa akin ang MLM. Ha? Yung mga downloads mo kayong ganyan. O baka kayo yung ganyan. Ang hirap. Ang hirap. Reklamo, di ba? Ako super busy. Ako super busy. Pero hindi mo na ako mag-quit. Ha? May mga ganyan mga. Hindi mo na ako mag-quit. Diba? Text tayo, apply. Apply yung benta-benta ko. Nag-share ako ng products. Hindi mo na mapakita sa office. Ay, mga ganyan, di ba? Yan, nahihirapan ako sa biyahe. At dyan, ang layo pa si Pandalong yung matapos. Dalawang jeep pa ako eh. Nawawalan na ako ng pag-asa. Grabe. Nakatatlong invite na ako. Wala pa ako napapapayin. Mga ganun, di ba? So, ito kasi, ito yung pwede mong maging reklamo. Pero papakita ko sa inyo kung gano'ng maganda yung business natin. Ayan. Sino ba yun ng McDonald's? Oh, syempre ba lahat? Ito yung tanong ko eh, di ba? Alam niyo ba kung magkano yung franchise ng McDonald's? Sa 40, 45, o sige, makita ko sa inyo. Ang net income niya per month ng McDonald's, average is 500,000 per month. Medyo malaki, 500,000 per month. Okay? Pero, ang franchise niya nagsisimula nasa $750,000 or 31 million. O, di ba? Kung gusto mo kumita ng 500,000, kailangan mo ng 31 million. Okay? Per month. Diba? Sa atin ba may kumita ng 100 plus 1,000 per week? Yes! Nagkaroon mo siya ng 30 million? No! Diba? So ito, bago ako kumita, 56 months pa. So yung kunyari, nag-invest ka ngayon, ilang taon ka na? Let's say ako, 20 years old ako. So, 25 na ako. O, diba? Kumita daw. Diba? 25 na ako. Tagal, diba? Eh, paano yung mga 60 na, 70 na? O, di ba? Ang tagal. So, ito, papakita ko pa sa inyo, Shell. Dito ko nagpapaga sa Shell. Ayan. Ang Shell, ang income niya, 200,000 per month. Ito. Pero, magkano ba siya? $125,000 or 5 million pesos per branch. O, di ba? So, kung gusto mo kumita ng 200,000 pesos per month, kailangan mo ng 5 million pesos. Eh dito nga sa company natin, 4 months pa lang. Normal lang yung 200,000 per month. Yes! Yes. Oh, next. Baka iba, di pa niniwala. Ay, di pa rin niniwala. Okay pa rin yan. 7-11. 7-11 ka. Diyan ka mag-shopping.
Ang income niya 105,000 pesos per month. Okay. Tapos ang kumakain niya nasa 2 million or 13 million depende kung gaano kalaki. Kung gusto mo kumita 100,000, kailangan mo lang around nasa 5 million pesos. Diba? So, ganun kalapit yung business natin. Na hindi mo kailangan maglagay ng ganun kalami kaya. Tignan mo, pag tayo ko ng traditional business ganyan, kasi kasuyin pa yung empleyado mo, salary, lahat. Kasi lahat ikaw magtatrabaho. Tapos nangungupit pa yung empleyado mo, diba? Di mo maiwasan yun talaga, promise. Tapos yung taxes mo sobrang laki, as in. Okay? So, happy ba kayo? Nandito kayo sa industry natin? Yes! Diba? Palakpakan mo dyan! Sige, papakita ko sa inyo na sobrang lapit ng video na to. Sabi nga nila, if a picture is worth 1,000 words, paano pa kaya ang video? O, diba? So, nakukulat ang audio. Kay Robert! Ayan. Nangyari, ako lang yung audio. Hello, sir. Ako. Sir, ako po yung graphic artist. Ayan, meron pala, sorry. Ito, hindi yung logo ng tsunami. Ito yung logo ng tsunami. Oh. Ah, magkano ba? Magkano ba? Sige, it's name your price. Loss. Loss. Hindi namin kaya yan. Hindi! Magkano ba? 3,000 boss? Tama yan, 3,000. 3,000, okay. So, nag-sosok siya. Bali yata na sa akin, 3,000. 3,000. Ang gawin. Taray ko maglakad eh. Taxi! Ay, mali! Tingnan ako. 3,000 lang pa rin sa'yo daw. Ako nga pa, nakabatinting ba ng taxi ko? Pag-uwi lang ha, kasi ano eh. Eh, choppy ka, choppy. Hello? Hello? Teka lang, mag-order na ako. Awit lang ito. Sige. Tawag lang. Tiyan mamaya. Abay. Abay. Saan mo? Fishbowl? Fishbowl and globe. Thank you. Ano ba yan? Makunti. Grocery, grocery. Hindi na akong tataksin. Naloko ko na taksin yun. Okay, MRT na lang ako. Hindi na akong malaloko. Ayan. Buti na lang medyo malawag yung MRT ngayon. Ay! Malita lang ako. Wala na malisip. Iligo muna ako ha. Pero naiintindihan nyo naman yung story. Yes! Kuryente yan eh. Di ba kuryente? Dahil kung ang patak. Pati ito. Tulog mga patak. Sir, nagawa ko na sir! Good job! Usapan natin. Kaya lang nagka-problema kasi eh. Kasi laki ng taxi. Ito na, ito lang sa'yo. Oh, hindi! Hindi maaari! Okay, simula ba talaga? Okay. Nag-aaralan niya talaga. Tapos yun na yung makukuha niya. Dami na ginamahal. Dami na yung English. Ayoko na lang ganito. Sige, babay! Pusok! Diba? O, so, anong lesson doon? So, sabi-sabi nga, 1, 2, 3, go!
Being broke is hard. Becoming wealthy is hard. Choose your heart. So choose your heart. Sobrang dami na po nating nami-meet na mga may edad na, na nag-retire na, pero hindi nila gusto yung buhay nila. So gusto niyo ba na ganun kayo? Okay. Di ba? Well, hindi rin natin sila masisisi kasi baka hindi pa nila alam to dati. So ngayon ikaw, may purpose ka to share this business. Kapag meron kang kamag-anak, or kapatid, pinsan, kaibigan na namatay, dahil may sakit at namatay ng mahirap, kasalanan mo yun. Correct. Diba? So, kailangan talaga i-share natin itong business na to kasi I'm sure sobrang daming matutulungan nito. Exactly. Palakpakan mo dyan. Okay. So, ito naman yung the closing process. So, syempre, bago ka makapag-on the spot na pay-in, meron yung proseso. From the start pa lang. So, number one, proper ay yung growth. Okay? So, sinong familiar sa Law of the Lid? Ayan. Yung Law of the Lid, nasa 21 na irrefutable laws of leadership yan. So, sabi ni John Maxwell, kung gaano ka kataas yung ability mo to lead, for example, from 1 to 10, you're an 8. 8 ka sa ability mo to lead, your effectivity will be 7 and below. Ibig sabihin nun, ang mapuman na leaders, 7 yung leadership skill nila. 7 yung galing nila. So kung 5 ka, ang makukuha lang 4 and below. Okay, so ang important po is mag-training tayo. Lagi. Yan, kasi you attract who you are. So kung medyo gusto mo get rich quick, yun yung ma-attract mo. Kasi hindi yun yung masasabi mo sa client. Or yung gusto mo, oh, ikaw ayaw mo nag-training ka, yun din yung magiging mga downlines mo. And then, ayan, training. Kasi ito po ang business natin, yung growth nyo po, personal growth nyo, will be directly proportional sa growth ng income nyo. Okay, minsan kasi, ako for me ah, yung hataw madali na yan. As in sobrang madali na yan. Basta ikaw mismo, equipped ka na. Remember, hindi bibigay sa'yo ni Lord yung mga tamang tao hanggat hindi ka pa tamang tao. So be the right person. Training. Are you learning? Yes! So, second rule is you change. Okay, so, una training, and then you change. Eh, tingnan nyo ako dito. Magiging po yung tsura ko dati, parang F4. As idol ko yun, diba? F4. Pero ngayon, hindi na po tayo pwede mag-ganon. Kailangan corporate na tayo, kailangan maayos yung buhok natin. Kailangan hindi na tayo masyadong hip-hop or hindi na tayo masyadong rapper. Kasi minsan, hindi rin tinitingnan ng tao necessarily yung results natin. Kaya nag-umpisa pa lang tayo, 2 months pa lang tayo. Hindi mo pwede magkakotse ka agad. Well, pwede, pero hindi naman lagi magkakotse ka agad. Ang makikita na lang madalas yung itsura mo at saka yung mindset mo. Magugulat sila, hindi na puro joke yung sinasabi mo. Di ba? More on life na, tapos makikinig na talaga sila sa'yo. Tapos, ang mangyayari, magbabago ka talaga. So you change. Oh, ayos ba? Yes! So ang mangyayari dyan, mag-create ng curiosity sa mga kaibigan mo. Diba? Yung mga hindi nakikinig sa'yo dati, makikinig na sa'yo kasi nakita nila, nagbago ka. Sila, ganun pa rin. Diba? So yun yung ma-attract mo. Ayos ba? Yes! So are you willing to change? Yes! Okay, titignan kayo mga Facebook na. Baka may mga, ano kayo mga post kayo doon na judge mo na. The process of prospecting. Important, tama po ba important yung prospecting sa business natin? Yes! Gusto niyo po ba na hindi na mag-aksaya ng oras niyo sa mga maling tao? Yes! So, important po ang prospecting. Kailangan po, money, authority, and need. Kailangan at least isa dyan, meron sila. Okay? Kasi kung may pera sila, kaya nila magpayin. Kung may authority sila, sabihin nila, sige, okay yan. Lahat ng tao ko, ipapresent ko sa'yo. Oh, tapos 20 nagpayin. Isang linya mo. Sabi ba? Tapos, may need. Kung may need dyan, pero walang pera, gagawa ng paraan yan. Alright? Sabi nga nila,
if you want to be effective, you have to be selective. Actually, yung sinasabi niyo po lagi sa umpisa ng presentation niyo, na you only have to refer to four persons. Totoo po yun. Yun lang naman talaga yung kailangan mo, two to four persons, na talagang magiging leaders mo. Hindi ko sinabi magsa-stop ka doon. Kasi sabi, ang important po sa atin sa sales is always presenting. Kailangan lagi tayo nagpo-close ng deal. Pero kailangan meron kang group na core. Naalala niyo yung power of two? Yes. Yung madalas sinasabi natin, yun yung worst case. Pero pwede po, yun yung best case. Okay lang ba na makikita ko 4 million after 1 year? Yes! Yes. Ang kailangan nyo lang po matutunan is kailangan makadalawa po yung dalawa nyo. Perfect. Tama? Paano magkakadalawa yung dalawa nyo kung hindi sila quality? So make sure yung downlines nyo quality. Di ba? Kung mayroon pa yung hindi quality na downlines, pwede ba na hindi quality yung mga prospect nga? Yes, di ba? Pwede. So yun, important talaga na quality yung mga prospects nyo. Are you learning? Yes! Okay. So next, ayan, form. Ang form, ibig sabihin yan, F stands for family. Occupation, recreation, message. O sige, 1, 2, 3, sabay-sabay ko. Family, occupation, recreation, message. Okay, yung iba, sino po dito na dati, hindi siya marunong mag-small talk? O oh, yan, di ba? Yung siya yung laging tinatanong. Pag tinanong siya, uy, saan ka nag-aaral? Saan dyan? Yun lang yung mga sagot. Ah, talaga? Saan ka nakatilang? Doon. Tapos hindi nasasagot. Yung mga ganun, di ba? Yung mga mahirap kausap. O di ba? So make sure na ma-practice natin yung na-practice natin yung form na kailangan maging interesting para sa kanya. Di ba? So for example, pwede mong tanongin na kamusta yung family mo pero mawiwirduhan siya. Oh, di ba? So, pwede mo tanongin, for example, ano ba? Oh, kunyari, saan base yung dad mo? Saan siya nag-work? Baka kasi nakita mo medyo, ang ganda kasi ng skill mo sa ganito. Baka sa kanya ka nagbanan. Yung mga ganun, di ba? Pwede. So, be creative. Yan. Ito naman sa occupation, pwede mo sabihin na, ayun, saan siya nag-work? Tapos, itanong mo kung, yung may tatanong na, uy, okay ba yung sahod mo dyan? Yung mga ganyan, di ba, diretsahan. Parang sabi ni Mentor Joner, ang kailangan mong sabihin is, uy, mukhang big time yung trabaho mo, ang yaman mo na. O, di ba? Kasi mukhang big time ka, ganda ng watch mo, ha. Ganda pa ng trabaho mo, ha. Ano sabihin mo? Ay, hindi. So, ganun po yung sasabihin ng mga tao. Kahit totoo naman, ang sasabihin nila, hindi naman. Kasi po, ang mga Pilipinos, lagi silang humble. Okay? So ngayon, pag sinabi na kung hindi naman, kulang nga eh. So nakita mo, naminig na sila. Ang form po kasi, kukunin mo talaga yung need nila. Okay? Pero hindi mo agad sasabihin na, uy, kulang nga eh. Uy, sali ka dito sa akin para madagdagan yan. Ano ba, ganun. Shadong sales yun. And then recreation. Uy, nakita ko mga post mo, hiling mo rin pala mag-travel, no? Oo, ganyan. Nakapunta ka ng ganyan. Ah, Korea, oo, next April. Magko-Korea kami. Sinasama? Sinasama sa mga kasama. So ngayon, tsaka mo sabihin yung message mo. So yung message mo, depende sa kung ano yung nakuha mo. Make sure na yung message mo hindi direkta sa kanya. Sabihin mo pa rin yung sayo. Actually ako, yung family ko, medyo hirap din kasi iwalay sila. Diba? Kaya ngayon, nagsasayaw lang ako dati, pero hindi enough. Kasi hirap kami. So, hindi na ako nakakabili ng gusto ko. Pero yun nga, ang tagal ko ng dream, bata pa talaga ako, magkasariling kotse. O diba, pareho tayo, magkasariling kotse. So, ngayon, nakita ko tong business na to. Ganun ha? Okay? Yes! Okay, ayos ba? Yes! Alright, so yes. Speak his or her language but don't act like you know it all. So make sure para mawala yung defense position niya kasi yung iba nating clients kasi ang alam nila, bebentahan natin sila. Okay? So para mawala yung ganun, kailangan natin malapit na small talk. So kailangan mapashare mo siya ng ginagawa niya. For example, doktor siya. Diba? Diba parang sobrang busy ng work niyo? Diba parang may clinic pa kayo tapos may mga operation hours pa kayo? Parang gano'n. Hindi, magkukwento siya na magkukwento.
kahit hindi siya pala kwento, basta yung inyong profession niya, magkukwento siya ng magkukwento. Okay, yes? Yes! So, kailangan unahin yung prospect nyo. Meron kasi yung pagdating ng prospect, siya na lang nagsalita. Ako na lang. Dito maganda, ganyan ako dati. So, ngayon, nakagayon na lang yung prospect mo. Kasi hindi mo siya binigyan ng time magsalita. So, sa tingin mo, baka ako may need niya? Hindi mo na ako yung need niya, hindi mo pa na ako interest niya. Okay? So, sabi nga nila, a good salesman knows how to listen. Diba? Hindi naman yung salesman yung magaling magsalita eh. Madalas yung salesman, magaling makinig. Tapos magaling siya mag-rebat. Okay? Yes! Okay? Yan. I'm sure alam niyo na itong mga ito eh. Yan. Find the need and problem. Okay? Bago kayo mag-present, make sure na may problema siya. Hindi siya bibigyan ng problema. Make sure na you create a demand or a problem na you will solve at the latter part. Okay? Kasi as a salesman, tayo po, problem solver tayo. Diba? Hindi tayo magbebenta para lang bumili siya. Magbebenta tayo para mag-solve ng problems. Okay? So, kung wala kang nakitang problema, wala kang nakitang need, paano ka magbebenta? Diba? Sa presentation po natin, makikita nyo na problem solvers po talaga tayo. Make sure po malaman nyo yung problem niya para makarate tayo ng solution. And lastly, open mind, you can't close a close-minded person. Okay? Yung mga nakikita nyo, mga ganyan gesture. Close-minded yan. Nakaganyan na, nakasandal pa. Okay? Except na lang kung malakas yung aircon, malamig. Nakaganyan siya. Diba? Okay? So make sure na i-open mind nyo muna siya. So paano mangyayari open mind na yun? For example, important po kasi na i-background check na siya. Inari yan, na-form nyo na. Diba? Alam nyo na yung background niya. Kailangan i-swap nyo yung open mind nyo. Okay? Katulad ng sinabi ko, yung message ko kanina, yung family occupational recreation, ganun po yung pag-open mind. Parang ma-realize niya na, okay, yung problema ko pala, may solution pala. Okay, ngayon, open na ako. So, makikita niya na open na siya pag naka-lean forward na siya. Okay? So, kung ayaw niya mag-lean forward, bumulong ka. Mag-lean forward yun. Pero totoo yun, promise. Ayan. Oh, next! Are you learning? Yes! So, mga tips ko, sobrang practical lang niya talaga as in. Hindi mo talaga malakang, ganun pala yun, di ba? Sobrang simple niya, pero effective. I-try mo. Ayan. Next naman, pag meron kayong mga kilala na hindi nagmamadali, di ba yung minsan yung mga yung mula ng tayo, ano ba yun, sige, mag-start na tayo. Yung mga ganun. Yung mga kukulit, di ba? Hindi, start ka na. Ano ba yun? Dati small talk ng small talk, mga ganun. May mga ganun eh. So, pwede, gumawa ka ng survey mo. Doon nakalagay, kung ano yung, kunyari, for example, number one, my income per month is ganyan. Number two, I want to increase my income by ganyan. I want to travel to ganyan. Okay, bibigyan ko kayo ng example ng survey. So, for now, i-hold muna natin ito. Next, find objections and agree. Ayan, important to. Bakit? Kasi kanyang sabihin niya, food cart ba yan? Try na ako, nalugi. O, di ba? Huwag mo agad sabihin na, dito, hindi ka malulugi. Magano, di ba? Huwag mo na ganun. Kailangan, talaga, nalugi ka? Oo, actually, may mga nakita na rin ako na nalugi talaga yung food cart. Diba? Mag-agree ka muna. Huwag ka muna mag-handle ng objection sa umpisa. Okay? And then, pag nakita mo na yung slide na yun, yung feasibility studies, sabihin mo sa kanya na dito sa food cart natin, mahirap malugi. Kasi ang gagawin po namin, gagawin ko personally, i-make sure natin na maganda yung location mo. Tapos, ito, wala tong renewal fee. Unlike sa iba, every 3 years may 50% renewal fee. Wala pa tong sales quota. Minsan kasi kahit medyo mababa yung month, pinapabili pa yung mga tao ng maraming products kahit di na mabenta. So, nangyari, may spoilage. Yun po yung dahilan bakit sila nalulugi. Dito po, walang ganun. Sa tingin nyo, nahanap yung objection? Yes! O, diba, malupet? Diba? Yan, show care. Sabi nga nila, your client don't care how much you know unless they know how much you care. Okay? Kailangan talaga
ma-drive natin sila emotionally. Diba? Parang love lang yun, diba? Yes! Kunyari, diba? Parang, ano ba, example mo lang. Gagawa ka ng kahit stupid things para sa love. Oh, mga ganun eh, diba? Gagawa ka ng maling decision para sa love. Yung tatamaan natin siya. Kasi pag puro logic lang, puro feasibility, logic na ikikitain mo, okay, pag-iisipan niya. Kasi logic. Pero pag emotion driven, yun yung magpapakita ng action sa kanya. Ayos ba? Yes! So make sure na i-drive niyo siya by emotions. Ayan. So next tip is you pre-plan every presentation. Okay? Hindi po pwede na may client ka na platinum, pero pinipresenta mo ng bronze. Diba? May client ka ng bronze, pinipresenta mo ng platinum. Diba? Everyone, every person, dapat merong sariling presentation. Hindi naman yung buo. Kailangan pre-plan talaga. Diba? Kasi minsan, kunyari, madalas kasi kapag alam mo yung kung ano yung quality niya, alam mo na mabubor siya dito, parang binibilisan mo na lang. Diba? So, kunyari, parang walang nangyayari. Diba? So, make sure, pre-plan every presentation. Ayusin mo yung mga slides mo. Alright. And then, show your passion through ABC. Okay? So, ibang training din yan. So, show your passion through ABC. And ascending, descending. Meron ba kayong kilala na parang yung client ay naantok? Naantok talaga yung client niya. Tapos siya, sobrang power na power siya. Grabe dito! Ang ganda! Ganda siya. Yung mga ganun eh, di ba? Pero ang important pala, ascending, descending. Meaning, kailangan sunduin mo siya kung nasan yung energy niya. So, ngayon na-talk siya. Uy, alam mo ba? Ganyan. So, dapat mahina muna. Tapos, unti-unting tumataas din, sabay kayong aangat. Okay, make sure na sunduin mo yung energy niya. Kung mataas energy niya, taasan mo rin. Kung mababa, babaan mo din, taasan mo. Okay ba? Yes! Are you learning? Yes! Gising pa? Yes! Okay. Yan, puppy dog technique. Sino nakarinig ng puppy dog technique? Sige, may kaunting nakarinig. So, ganito siya. Kunyari, kumata ka ng 10 desitas. 10 desitas ka, di ba? Tapos, bibili kang aso daw. Bibili kang aso. Actually, pag-isipan mo pala kung bibili kang aso, ganyan. So, kumata ka 10 desitas. So, titingin ka. Huwag tumitingin ka lang. Nang malayo, nakakulungan sila, parang hindi ka nang bibili talaga. Pero, ang ginagawa ng mga salesman doon, tsaka sales lady, nilalabas nila. Para makita mo up close. Okay? Makita mo up close. Tapos, hahawakan mo. Cute-cute, diba? Hahawakan mo. Tapos, maririnig mo kumakol. Arf! Bata tayo cute eh, diba? Kumahol siya. Tapos, ano mga sense? Diba? Tapos, ano may 5 senses? Sight? Feelings? Smell? Oh, syempre baka may aso, diba? Bango na aso. And then, hearing. Tapos, taste. Sinilaan mo. Sinilaan ka, diba? Sinilaan ka ng aso. Oh, diba? So, yung puppy dog technique, mas nag-work siya kapag... Ay, yung, mas nag-work yung bibili ka ng aso kapag ginamit yung puppy dog technique. As in, yung parang na-feel mo na siya, ganyan. So, ganyan din po sa products natin. Pwede mong patikinin siya sa baba ng siomay, or patikinin mo siya ng barley, ganyan. Basta make sure na, kunyari, meron kong barley box. Yan, alug-alugin mo. Diba? Pero hindi yung ganun, ha? Yung alugin mo lang ng konti lang. Tapos pakita mo sa kanya, pa-feel mo, and then painom mo. Hindi ko alam kung bakit, pero mas mataas daw yung batting average kapag ginawa niyo yun. Ayos ba? Correct. Yes! Okay, so puppy dog technique. Make sure po na gawin natin ito. Pakinin nyo na siomay, ha? Bawal yung ano ito. Bawal ko ripot, ha? Pakinin nyo na siomay. Okay, are you learning? Yes! Okay, yan. Next naman is you eliminate defense mode. So, paano mo mag-eliminate ng defense mode? So, for example, nakaganon siya. Ayan, nakaganon siya. Ganyan. Pwede mong sabihin ganito. Ito, sobrang simple lang talaga, pero totoo to. Walang joke ko. Ganyan siya, nakaganon. So, pwede mong sabihin, ay, sige sir, ay, dito ka. Ayan, nakaganon siya. Ito, ganyan ba? Yun, no?
Good. Pogi. Pogi. Pogi talaga pinili ko eh. Pogi. Diba? Tapos sabihin ko, uy, ganda naman yung shirt mo. Oh, naka-defense mode pa siya. Ang madalas gagawin niya, tatanggalin niya. O, sige, tanggal mo. Yun. Oh, talaga? Thank you, ha. Ganyan siya. Okay. Pero iba, binabalik pa rin. O, diba? Okay. So, ngayon, magsasmakwento-kwento, ha. Tapos, uy, ay, diba, ayos ba, brad? O, diba, ganyan? Pwede niyong akiran sila para mawala yung defense position nila. Hindi nila alam na defense position yun, pero unconsciously, defense yun. Ibig sabihin, hindi po ang pasok lahat ng sinasabi mo. Correct. Okay, so thank you so much. Ayan. Pero may akong mga tao yung inapiran mo, ganyan, di ba? Inapiran mo. Sika ganyan lang. Yari, ganyan. So, eliminate defense mode. So, huwag kang magpo-proceed ng naka-defense mode siya. So, pwede kang mag-CR, pwede kang bumili ng something, basta mawala yung defense mode niya, okay? Repetition is key to mastery. Diba? Sa una talaga, sobrang bano kung mag-present ng umpisa. As in, wala talaga akong alam. Pero, repetition is key to mastery. So, gawin mo lang ng gawin, darating yung time, kahit nakapikit ka, kaya mo na yan. Yes. Answer the objections plus all possible objections. Yeah, it's always better to anticipate than react. Katulad ng sinabi ko kanina, yung sa food cart. Ito pa yung mga examples. Ayan. Pwede mong ilagay ito. Pag sinabi niya, ay, wala akong masyadong kilala. Tanong mo, may kilala ka bang may hypertension? Oo. May kilala mo may oo. Oo siya ng oo. So, ibig sabihin, nawala niya objection niya na wala siyang market. Okay, so na-anticipate na. Hindi na niya pwede sabihin na wala akong kilala. Dito rin, pwede. Sabihin, kunyari ito, for example, slow aging process. May kilala ba kayo na gustong kumanda? So, di ba? Wala. So, lahat ng gusto mo, lahat ng kilala mo, gustong bumata. So, lahat ng kilala mo, gustong bumata, market mo. O, di ba? So, parang talaga market. Ayos ba? Yes! So, may isang example. I am healthy, I don't need your products. Okay, healthy daw siya. Nagja-jog naman siya. Mukhang siyang healthy. Pero yun nga, ang sinasabi ko dito madalas, hindi pa nakarin yung presentation ko, ilang oranges kaya mong kainin sa isang araw? Sige, kaya po, ilang oranges? Kunyari, bigyan ka ng sobrang daming orange. Ilang kaya mo kainin sa isang araw? Buong araw? Buong araw, as in, yes. Hindi ka na matutulog, 24 hours. Hindi ka na kain ka ng mga lima lang. Mga lima lang, di ba? O, sige, ikaw. Sir? Dalawa. Sige, ganito. Ang kailangan mo na orange sa isang araw, para mo fulfill yung right amount of vitamin C sa katawan nyo, is 18.5 medium-sized oranges. Okay, so sobrang dami talaga. So wala sa lahat, hindi natin kaya yun. Diba? Kasi ang dami. Ang sabi pa, kailangan kasama yung balat. Pangalawa, ang mahal. Diba? Kung breadwinner ka, dito yung 18.5 yung mga anak mo. So, di ba, mahal? Pangatlo, may sugar yan. Di ba? Pwede yung magigos ang diabetes mo. Di ba? Kaya na-invento ang supplements. Kasi hindi mo kailangan kainin lahat ng yun sa isang araw. Kasi lahat yung pinagkasa na sa isang supplement, ang gagawin mo, inumin mo na lang. Yan! Awesome. Oh, di ba, drop na mic daw. Are you learning? Yes! Okay, next! Yan. Listen, again, listen, be serious and sincere. Focus on the need, talk from the heart. Yes. Okay, katulad ng sinabi ko kanina. Pull by asking questions, don't be pushy. Diba? Kasi yun, tayo kailan po magsa-start, ano ba yan? Nagusta mo ba? Ganyan. So, pwede mong sabihin na, for example, pag-iisipan daw niya. Pag-iisipan niya. Sige, pag-iisipan ko lang, ha? Okay, sige, no worries. Pag-isipan mo lang kasi kailangan talagang pag-isipan to. Pero matanong ko lang, from the scale of 1 to 10, 10 being the highest, gano'ng kataas yung probability na magpa-partner up tayo sa business na to? Sabihin niya, 8, diba? Oo, taas na nga rin. Kahit sabihin niya 5, oo, taas na nga rin. Sige, sabihin niya mataas. Diba? Ano yung 8? Oo, mataas na nga yun. Ano yung 2 na naghihintay? Wala kasi akong pera eh. Pera pala. Diba? So, yun yung i-handle mo na objection. Okay? So, sa tingin, okay. So, sa tingin mo ba, pag nagawa natin ng paraan yung pera,
next year pwede kayo umaman? Sabi niya, basta gawin lang natin yung system. Oo, pwede. Diba? So sabihin mo, pag nag-start tayo ng mas maaga natin kaya niyo umaman? Oo. O, diba? So oo siya na, ibig sabihin, mag-start na siya na as soon as possible. Okay, so make sure na bigyan mo siya ng itanong ko lang lahat sa kanya, huwag mong isumbat lahat sa kanya na kailangan mag-start ka na dito ngayon para mas maaga kayo yaman. Mga ganun, di ba? Huwag din na to. Pero ganun, make sure na questions. Kasi sila mismo nagsabi nun. So wala ka dun. Oh, ikaw nagsabi nyan, di ba? So mas ma-relating sa utak nila na oo nga, sige game. Tama nga, ayos ba? Yes! Are you learning? Yes! Okay, so don't be pushy. Okay? Don't use closed-ended questions. Okay? Katulad ng sinabi ko, huwag kayong magtatanong ng sagot ay yes or no. Kasi malamang sabihin niya no. So, kailangan mag-start? Ay, hindi pala no yun. Kailangan mag-start? No. Iba pala yun. Nagustuhan mo ba? Mga ganun. So, make sure na lahat ng tanong mo, dapat may choice siya. So, anong package mo kunin mo ba? Yung platinum o yung gold? Okay, laging ganun. Okay, na ka ba magsa-start? This week or next week? Okay? Parang maisip niya na kung this week ba o next week? Isipin na this week or next week. Hindi niya isipin na yes or no. Okay, yes? Yes! Are you learning? Yes! Are you enjoying? Yes! Okay, very good. Yeah, so dreams computation. So ito, pakita ko sa inyo yung dreams computation ha. Pwede niyo rin itong gamitin as closing technique. Yan, di ba yung power of two? Ayan, so after 1 year may 4M ka. Okay, so meron ba tayo yung mental pin? Okay. So ano ba yung mga dreams natin? So dreams. So dreams. Okay. So sino may gusto na house and lot? Okay, house and lot. House and lot. Kung mga magkano house and lot gusto mo? 10 million. Travel. Sige, sino ba yung ayaw mag-travel dito, tatanungin ko. Travel, magkano? 2.5. Hindi ko mga 2.4. 2.5 eh. Ano pa? Ano pa? Savings. Okay. Savings. Sige. 1.2. 10. 10M. Sige, dito tayo tatapos. Okay, so 10. 2.57 million. Okay? So tatanungin ko, magkano po yung kaya nyo i-save per month para makuha natin yung pangarap nyo? Magkano? For example? Save? Kaya nyo ma-save po? 5. Oh, 5. Mataas naman. Ako nga dati, 1.5 lang. 1.5 lang. Diba? So 5 yung kaya nyo i-save. Isang sa'yo. 5.8. 5.8, diba? So ngayon, times 12. 68. Pwede bang pakicompute? Pakilabas ng calculator. 27.5 million divided by 60. Okay. Siyempre, hindi kayo naglabas ng calculator. Di ba? Kasi ang isip nyo, eh, naglabas ng iba. May mga naglabas. 60,000. Kala ko 60,000. Ay, 458.33. 458.33 years. Buhay ka pa? Sabihin niyo, buhay ka pa? Sabihin niyo na, actually, ako nga, 800 yun. Parang feel better siya. 458, pero di ba parang mahirap na kasi hindi na kaya nung ilang tayo. Ano ba yun? Ang lakas mo mangarap, te. Kaya, okay lang ba pinakata ng option dito pag ginawa natin yung IM? Sabihin niya, yes.
Yes! Sige, hindi na siya 458 years. Papakita ko sa inyo kung paano. Tama ba sa employment, mabilis na yung one promotion per year? Tama? Yes! Yes, mabilis na. Kasi yung iba 5 years, iba 3 years. Pero sa IM, mabagal siya. Pero let's say, one promotion per year lang. Kasi dito, magtitingnan mo, ang promotion mo mabilis. Per month. Let's say, per year yan. Okay? So, ganito. So, kumabaw ko yung magsulat. Yan, saburin ko na ito ha. Basta yan, 27.5 million. Okay. So, let's say, first year mo mag-gold ka. Gold. Gold ka sa first year mo. So, 128 times 12. Okay? Say ganun. So, meron kang 1.5 million. Okay? First year na 1.5 million, kaya sa IM? Yes! Yes. Sobrang kaya. Yung iba ka magpa 5 million first year. Second, mag-titanium ka, 256 times 12, 3M. Okay, so second year mo na, naka 3M ka na. So medyo malayo ako sa 27. E third year mo, mag-sapphire ka, so may 6M ka. Okay, Ana, are you getting this? Yes! Yes. Okay, four, mag-ruby ka, so 1 million, so 12. Sa fifth mo, mag-emerald ka, 2 million times 2. 24M. Magkano lahat yan? 46.5 million in 5 years. Okay na ba? 46.5 million in 5 years. So hindi na 458.33 years. Kaya makuha pangarap mo in just 5 years. Dito sa IM. Magkano? 46.5, di ba? Magkano lalabas mo? 112. So, anong ginawa mo? Dwarfing. Di ba? So, ano, ang liit lang. 112K lang. Compared dito, 46.5 million in 5 years. Oh, gagamitin mo yung bukas. Ayos ba? Yes! Makatulong ba sa business nyo? Yes! Okay. So, next na? Questions? So, that. Okay. Next. So, ito. Ayan, kotse. Ayan. So, again, share your story and the story of others and then share your vision. Minsan po kasi wala pa tayong masyadong results. So, kailangan palupitan po mag-share ng vision. Kung ano yung vision mo sa team mo, kung ano magiging vision mo sa mga downlines mo, kung ano magiging vision mo sa sarili mo. Yun kasi yung ibabay ng mga tao kapag wala ka pang results. Okay? So make sure na yun yung gawin mo. And then kapag may results ka na, yun naman yung gawin mo sa downlines mo. Na lagi mong i-share yung vision mo para sila din mag-succeed. Okay? So share your story, the story of others, and then share your vision. We maximize our strength and we delegate our weaknesses. Pwede niyo pong sabihin to dahil, ay naku, hindi ako marunong magbenta. Don't worry. Kung naman yung strength mo, influential ka, hindi mo kailangan magbenta, tutulungan ka namin dun. Basta ang gagawin dito, i-maximize namin kung ano yung saan kang magaling and then i-delegate natin sa team mo yung weaknesses mo. So ngayon, may kilala ka bang magaling magbenta, so yung lalagay natin sa team mo. Oo, di ba? Ayos, di ba? Pwede, di ba? Yes. Okay. Sana makuha nyo, di ba? Sana. Okay. And then show ROI. Yung iba po, ang tinitingnan talaga nila kung kailan babalik ang pera nila and kung paano. Diba? Doon sila natatakot eh. Naku, paano ba to? Kahit nakita naman nila na pwedeng kumita ng malaki, ang sabihin ba, ang utang pa rin nila, paano babalik ang pera ko? Diba? And kailan? Okay? So make sure na magawa niyo po siya ng game plan. Meaning kung naman package kinuha niya, let's say for example, yung gold tsaka platinum, madali lang yun. Kasi just for you. Diba? Eh kung bronze, okay, bigyan mo siya ng game plan. For example, 12 yung barley boxes nun, di ba? Pag 11. 13. Kailangan mo lang mabenta sa 13 na tao. Okay? May kilala ka bang may hypertension? May kilala ka bang gusto mag-lose ng weight? May kilala ka bang ganyan? Sabihin niya, oo. So ngayon, sila yung mabenta natin ng 13 boxes. So ngayon, pag nabenta natin lahat yun, palit na yung 11 to mo. Okay, iba pa yung pag nag-join sila.
Okay, are you learning? Yes! Okay. And then, show your results. Kahit gaano kalit yung result nyo, kahit 2,000 per week, 3,000 per week, 5,000 per week, kailangan nyo siya ipakita. Bakit? Kasi para makita nila na totoo, pag sabi ko naman diba sa ABC, hindi naman kailangan malaki yung result mo para ma-ABC mo ng tama. Yes. Pwede mo sabihin na ito yung first check ko. So dito ko nalaman na totoo pala tong business na to. Tama ba? Lahat naman nagsisimula sa maliit. Darating yung time para na tayong mga mentors dito. Darating yung time na 2,000 na to per week, magiging 2 million per month. Yes! Ayos ba? Yes! Okay. Are you learning? Yes! Okay. Yan. So pwede rin ito gamitin nyo, cherry blossom. Yung kwento naman tong cherry blossom na to. Anyway, ganito. Kaya ang dami kong sinasabi ng technique ganito. Kasi ang kailangan po sa sales process is mas marami yung closing techniques natin kaysa sa objections nila. Okay? Pag nauna po ikaw maubusan ng closing technique kaysa sa objection nila, sila po yung panalo. Okay? Kaya po tayo nag-iipon ng mga closing techniques. Kaya yun, tulit-tulit na ako. Cherry blossom. Cherry blossom, ayan. So yung cherry blossom ito, merong taga real estate, ahente siya ng real estate. So ngayon, punta sila sa bahay. So dinala niya sa bahay. Tapos unang-unang nakita nung lalaki, yung bibili, yung cherry blossom. Yun, naalala niya nung bata siya, naalala niya nung sama-sama pa sila kung magkakapatid, tsaka yung family niya. So yung unang-unang niya nakita, tapos sabi, uy, ayos to, ito yung perfect true, gusto ko to, cherry blossom. So ngayon, pagpasok nila. Tapos pag-abang niya gano'n, nahulo siya. Siyempre, turn off siya, di ba? Kasi puraan na yung kanya, tapos may mga daga nila. Pero ang sinasabi lagi ng real estate agent, ano sabi niya? Uy, ba't may mga daga dito? Actually, cherry blossom, ganyan. Cherry blossom, maraming nga sabi niya. Sabi niya, ang daming anay. Yung cherry blossom kasi, andyan na yan, di ba? So, lagi niyang sinasabi yung cherry blossom. So, at the end of the day, binili. Kahit sobrang ayaw niya yung bahay, basta malayo lang sinasabi ng real estate agent, yung cherry blossom na gustong-gusto niya, binili. So, kailangan mahanap po natin yung cherry blossom ng ating mga prospects. Naintindihan niyo ba? Yes! Okay. Are you learning? Yes! Okay. Yan. Meron din po tayong closing na road to significance. Pakibasa, 1, 2, 3, go! Road to significance! Ano po ibig sabihin yan? Kasi yung ibang tao kasi successful na, may pera na and everything. Ang sinasabi ko po ganito, actually, hindi lang naman yung purpose ko dito po maging successful. Diba? Ang pinaka-purpose ko po talaga in life is to create successful people and be significant in this life. Ang gusto ko, marami akong matulungan ng mga tao, marami akong mapakain ng pamilya dito. Na darating yung time po na sabi ko sa sarili ko, I have done my job, sobrang dami ko nang natulungan. Doon ako magtatapos ang buhay ko. Sa road to significance. So again, ibigay po natin importance sa training and teamwork kasi hindi ko ito kaya. Paano ba yan? Ganyan. Sabi mo nga, lagi ko sinasabi, hindi nila kaya. So lagi ko sinasabi, yung engineer ba? Ilang buwan lang pa siya nag-training bago siya nag-engineer? Hindi, di ba? So 5 years siya nag-training. Tapos pagka-graduate, yung mga kasama ko tagalasala, pagka-graduate, 30K per month. Okay, so 5 years, nag-aaral, 30K per month. Kung sabihin ko sa iyo, pwede mong aralin ko ng 6 months to 1 year. Tapos after 1 year, 1 million ka per month. Yes. Pwede, di ba? So pwede yan. At malupit dito, hindi mo siya gagawin mag-isa. Kasi meron tayong team na tutulong sa'yo. Ito sila. Okay. So meron dahaw. May sinasabi ko dahaw. Meron kasi mga tao na sobrang logical nila. O sige, okay yung pinapakita mo. Pero paano? Paano ko ba talaga ito gagawin? Diba? Kailangan meron kang sistema sa team mo. Kung ano ko pinapagawa, ganito, ganyan, ganyan. So ito pa yung akin. Ayan. Pero hindi ko pinakita lahat, ha? So, sa first week mo, ganyan, ganito. So, magkagawa mo, makakapenta ka ng 3 to 4 products.
Tapos ika next week, second week, mamakuha ka ng 2 associates. Pagdating mo ng 1 month, ROI ka na. O, di ba? So, para makita nila na may plano talaga sila sa'yo. Kasi power eh. Power sila sa presentation. Sobrang nagustuhan nila. Pero paano? Paano nila gagawin? Okay, make sure na yung closing mo may ganyan. Papakita mo rin na ito yung mga site ng mga trainings. Ito yung mga links ng mga trainings. Iisa-isayin natin yung per day. Mga ganun. Ayos ba? Yes! Okay. So, kung gusto niyo ng ganito, hindi pwede. Hindi ko siya tapusin. Tapusin ko pa din. I-share ko sa inyo. Yes! Yes! Okay. And then, ito, your worth per hour. So, may closing techniques, no? Ito, malapit ng your worth per hour. So, sana mag-take notes kayo kasi 20% lang na yung naririnig nyo, yung makuha nyo dito. So, kailangan nyo balikan talaga through notes. So, ito. Magkano po yung usual na sweldo po ng empleyado? 15, 13, sige. 15 na lang. 15K. Okay? Magkano po yung pagkain per day? 500 per day. 100. Pagkain 100. 15K. Sige. 100, 500, 300. Okay. Times 30. Ay, ang laki. 100. Pamasahe, magkano? Per day. 1K. Ha? 100 per day. 1K per day? 100 per day, 3,000. Travel. Ano? MRT, tapos. Ano ba? Jeep. Taxi. Ayan, so travel 3,000. Tapos may girlfriend ka pa, syempre, ayaw mo siya mag-tricycle. Uber tayo ka. Sige, okay na ba yan? Load. Load, magkano? 1K. 1K, ha? Sa kaya nagsabi niya na load. Okay, ano pa? Grocery, magkano? Grocery. 5K. 4-5. Magkano grocery per month pag pagsinyo yun? 1-5. 2K? Oh, 2K. Okay. Okay. Single, ah. Ano pa? Ano pa po? Grocery. Gadget. Rent. Oh my gosh, rent. Magkano rent? 6,000. 3,500. Wala na, ubus. O rent, 2,500. Space. Eto lang talaga yung nakukuha mo. So ngayon, 500 divided by 30. 16.6 divided by 8 hours per day. 2.08. Yung po yung sinasweldo nyo per hour. 2.08 pesos. So ako, hindi na ako magtatrabaho ng ganyan. I'm going to go to the house. Pero, hindi mo deserve yan. Yung, sabi nga ni Mr. Jeremiah 29-11, I have plans to prosper you and to create a good future for you.
Hindi niya plan. Na mag-tricycle ka, mahirapan ka, kalahati lang ng pagmay naka-tricycle. Hindi niya plan yun para sa'yo. Ang plan niya, to prosper you, para you can bless more and more people. Yes! Yes! So, yun yung sabihin niyo sa client niyo, okay? Ayos ba? Yes! Ayos ba? Okay. So, meron din persistence closing. Ito naman, gising mo ba? Yes! Okay, last na to. Last three. Okay? Okay, last three. Persistence closing. Ito po, madalas po, ang kailangan mangyari is magtanong pa ng mga questions na answerable by yes. Kasi yung mind, ganun po siya naglalaro. Pag yes siya ng yes, yes ng yes, hanggang sa ulit mag-yes siya. For example, ganito. Yung company, maganda ba? Yes! Stable ba? Yes! Yung investment na 11-2, sobrang mura ba? Yes! Yung products, maganda ba? Yes! So, mag-join ka na ba? Yes! Ngayon na ba? Yes! So, ganun. Ganun lang siya kasimple. Kasi, yung mind na sinasabi na, yes, okay naman, wala na akong problema, yes. So, mag-join ka ba? Yes! Okay? Ayos ba? Yes! Okay, persistence closing. Totoo po yan, hindi po ito joke. Totoo po yan, nangyari po talaga. Ito naman yung Benjamin Franklin approach. Ito yung sasabihin niya na ganito. Kasi po, habang presentation, habang kinuklose niyo siya, magulo po yung utak niya. Inisip niya yung savings niya, inisip niya yung anak niya, yung magkakababayan niya sa mga ganon, parang siya uwi, sobrang magulo yung utak niya. So pag sinabi niya, iuwi niya options niya o pag-iisipan niya, sabihin niyo lang ganito, o sige po, wala akong problema, tutulungan ko po kayo, iuwi yung options niyo. Ganito po. Ito po yung cons kapag di kayo sumali. Ito naman po yung pros pag sumali kayo. Tapos isusulat nila yan. Pag sumali ako, pwede ako umaman, mamayaman. Pwede akong magkabahay lupa, magkakotse. Di ba, magre-resign ako sa work. Yung points naman, gagastos ako at mag-invest ako. Di ba, invest ako, tapos mag-work ako. Mag-work, extra work ako. Naintindihan niyo may sulat ko? Yes. So, extra work. Tapos, ano po ba yung mga points na sinasabi nila madalas? Commute, mag-ganyan pa ako. Pero ngayon, nakita nila, ito yung cons nila. Pero ngayon, papakita mo, ito yung pros. So, mag-invest ka nga, pero in the long run, yayaman ka. Yes. Diba? Magkaka-extra work ka nga, ang tagal mo nang nag-work, wala ka pa rin bahay, dito magkakabahay ka na. Magko-commute ka, dito magkakakotse ka na. So, ngayon, makikita nila, pamayawa ng ganitong buhay. Makikita nila na sobrang nakasulat, na sobrang clear, na yun talaga yung mangyayari sa kanila. Ngayon, mas mataas yung chance na mag-design na siya on the spot. Yes. 112K on the spot. Okay. Yan, guillotine. Ito. In Tagalog, gilitan. O, di ba, gilitan? Gilitan na yan. Itong approach na to, pwede mo itong gamitin talaga lagi. Ibig pong sabihin yan kasi, hindi mo siya papauwiin hanggang di siya mag-withdraw or mag-swipe or bumili ng product sa'yo. Diba? Kasi nag-present ka na, nagsaya ka na ng laway, tapos papauwiin mo siya ng sinabi lang niya pag-iisipan niya. Diba? So dito, hindi mo siya papamayaan na hindi ma-open yung mind niya. So paano gagawin dyan? Ipakausap mo sa lahat ng mga tao doon, sa lahat ng mentors, ipakausap mo. Diba? Pero syempre, i-mindset mo muna. Okay lang ba? Kasi baka hindi ko masyadong explain sa'yo na maayos eh. Pakilala ka sa mas may experience sa akin. Para at least pag may questions ka, sabihin mo lang sa kanya. O, di ba? Hindi na mindset siya. Hindi siya nakagalot sa mga mentors. Diba? May mga galit na wala. Ayan. Isang sila yung mga nakagalot na balik share. Di ba? Ayaw na lang magpa-share. So, kailangan mo sila yung mindset. Kahit sa sobrang dami ng kakausapin, malamang mag-joy na yan. Di ba? Tama? Yes! So, huwag yung papauwi na agad hindi mag-joy. Okay. Ayos ba yun? Yes! Pwede niya rin gawin na ganito. Kunyari, pinres kunyari, siya po yung client, tapos siya po yung downline ko, ako nag-present. O, oh, sige po, tayo po kayo. Yan, so, palang pakaroon natin sila.
Kaya kayo client, siya po yung downline ko. Okay, tapos sabihin niyo po, sige, pag-iisipan ko. Sige, pag-iisipan ko. Sige po, wala pong problem. Pag-isipan niyo lang po ng mabuti. Okay lang po, sabihin mo. Grabe, ito yayaman na po eh. Congrats sa sobrang sipag. Tapos sobrang dami niyong tulungan ng mga tao. Pero yun ha, congrats ha. Congrats bro. Sige. Wait lang ha, alis lang ako. So ngayon,